Noong kapanahunan ng digmaan sa pagitan ng Amerikano at Pilipino, may isang military unit na tinatawag na Luna Sharpshooters. Ang Luna Sharpshooters ay kilala rin sa tawag na Tiradores de la Muerte o Marksmen of Death. Ay isang elite unit na binuo ni General Antonio Luna upang maglingkod sa ilalim ng Philippine Revolutionary Army. Naging tanyag sila sa pakikidigma at kinatakutan. Sinasabing mas mabangis sila kaysa sa mga regular na sundalong hukbo ng mga Pilipino. Karamihan sa kanila ay dating Pilipinong sundalo sa ilalim ng Spanish Army na lumaban noong Philippine Revolution. Noong February 11, 1899, 8 sundalo ng dating nasa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Marquez at Yaro ay pinadala ng kalihim ng digmaan na si Baldomero Aguinaldo kay Luna. Ang mga sundalong ito ay dinisarma ng mga Amerikano, kaya pumunta sila kay General Luna upang maging bahagi ng regular na hukbong Pilipino. Dahil nakitaan sila na matinding pagnanais na maglingkod sa hukbo, kinuha sila ni Luna at ginawang isang grupo na agad naman lumago at tinawag na Luna Sharpshooters. Naging tanyag ang Luna Sharpshooters sa kanilang matinding pakikidigma at pinatunayan ng kahalagahan sa hukbong Pilipino sa pamamagitan ng pangunguna sa bawat pangunahing labanan sa Philippine-American War. Ang pinakamalaking tagumpay na nakamit ang Tiradores ay ang pangyayari noong December 19, 1899 sa labanan sa Paye. Si Bonifacio Mariano, isang miyembro ng Luna Sharpshooters sa ilalim ng pamumuno ni Lisyero Jeronimo, ay tinapos ang pamamayagpag ng isang general na kilala dahil sa galing sa pakikidigma. Napatay ni Bonifacio Mariano si General Henry Wellington. Ito ang pinakamataas na ranggo na nasawi sa digmaang Pilipino-Amerikano. Noong panahon ng digmaan ay muling bumuo si General Luna ng elite unit na kahalintulad ng Luna Sharpshooters sa pamumuno ni Rosendo Simon de Parillo at tinawag itong Los Bandoleros. Ang Los Bandoleros ay nabuo mula sa 10 katao na gustong magbolontaryo at sumapi sa hukbong Pilipino. Napansin ni Luna ang labis na pagnanais ng 10 na mapasali sa hukbo nito. Kaya inutusan niya si Colonel Kerry na maganda ng 10 armas para sa 10 lalaki. Inatasan ni Luna sa isang mahirap na misyon ang 10. Kalaunan ay bumalik ang 10 na matagumpay sa kanilang misyon na walang pinsalang natanggap. Dahil sa tagumpay ng 10 lalaki ay dinagdagan pa ni Luna ang miyembro ng grupo at umabot ito sa 50 katao at ito ay tinawag na Los Bandoleros. At mula sa Luna Sharpshooters at Los Bandoleros ay muling nagtayo ng isa pang elite unit sa ilalim ng pamumuno ni Teniente Garcia at tinawag itong Guardia Negra. Ang Guardia Negra ay may malupit na estilo ng pakikidigma. Ang estilo ng Guardia Negra ang pinakagusto ni General Luna. Isang biglaang pag-atake at biglaang maglalaho ang mga Guardia Negra matapos isakato para ng kanilang misyon. Base kay General Alejandrino, bigla na lang naglaho si Teniente Garcia at ang hukbo ng Guardia Negra matapos magbitiw ni General Luna. Sadyang pambihira talaga ang elite unit na binuo ni General Antonio Luna mula sa Tiradores de la Muerte, Los Bandoleros at Guardia Negra.